Nasa ating pong linya ngayon si spokesperson, si Sir Winston Casio ng PAOK. Sir, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Manong Ted, at saka kay DJ Chat sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Sir, we need some guidance para lang ho naman, mapanatag ang aming kaisipan at hindi kami malito sa isyong ito. Nasaan ba ngayon so far as your office is concerned o maging ang gobyerno na mismo, ang estado, nasaan ba si Alice Guo? Umalis po siya ng Singapore noong August 18, dumating po siya ng Batam. Kahapon po, kinoconfirm natin sa ating mga foreign counterparts kung nandun pa siya sa Indonesia. So far, ang na-confirm pa lang kahapon, may sighting ang ating mga foreign counterparts ay yung kay Catherine Cassandra Leong at saka doon kay Sheila Go, yung isa sa mga kamag-anak ni Alice Guo. Wala silang sighting kahapon kay Wesley Go, isang kapatid na lalaki ni Alice Guo, at saka kay Mayor kay Alice Guo mismo. Wala silang sighting kahapon. That doesn't mean na wala na po sila doon. It only means na yung mga kaibigan natin doon ay hindi lang sila nakita pa kahapon. So daily naman po ang updating sa amin ng ating mga counterparts. So August 18, umalis sila ng Singapore papunta ng Indonesia? Yes sir, Batam. Opo, opo. Batam is where? Kasi po, geographically, no, pwede kang bumiyahe by land from Malaysia going to Singapore. And also, by sea, that's a short trip travel sa Singapore papunta po dito sa Indonesia. Doon ho ba siya pumunta? Tumawid lang ng dagat? Yes, dagat po. Tumawid po siya using a ferry from Singapore to Batam, Indonesia. So, masalimuot na tracking po ang ginagawa natin dito. At talagang malaking resources ng gobyerno ang nagagastos po rito. Kaya nga, susugan namin at we will follow through doon sa panawagan ng presidente nung isang araw na kinakailangan may managot po rito. We have to all ourselves, no? Kami lahat sa task group na nagbabantay dito sa kay Alice Guo. Kasi kakaiba po yung proseso dinaanan niya. Apo, medyo nagchachapi po tayo yung kanyang dinaanan po, Sir Winston. Dumaan po siya ng ferry boat po. Tumawid po ito ng Singapore to Batam, Indonesia. Uh-oh. So, ang Manong Ted, ang problema natin ngayon ay hindi nga namin nakita kailan yung kanyang exit point, yung exit date niya from the Philippines. Hindi ho namin makita sa ating mga record. So, wala sa immigration, wala ho sa mga commercial flights from July 15 to July 17. Wala ho tayong nakitang mga records na ganoon. Bear in mind na pumasok po siya sa radar July 17 nang tumawid siya ng Denpasar, Bali papunta ng Malaysia, Kuala Lumpur. 18 na po siya dumating ng Kuala Lumpur. So yung pong July 18 na iyon, kumpirmado na po yon Sir Winston talaga na ispatan siya. Opo, sa confirm Kuala Lumpur. Po yon July 17. Dumaan po siya sa immigration ng Indonesia July 18, yung pinaka-solid na confirmation po natin kasi yun yung nakausap ko personally yung ating mga counterpart, ginamit yung kanyang pasaporte at yun din po yung pinakita ni Senador Ontiveros doon sa kanyang privilege speech. July 18, the passport bearing the name Alice Leal Guo was presented in Kuala Lumpur at solid po yun. Apo, apo. So, Sir Winston, yung pong July 17, coming from Indonesia siya, hindi siya nanggaling ng Sabah, for example, going to Kuala Lumpur? No, sir. Hindi, Manong. Nanggaling siya sa Denpasar, sa Bali, Indonesia. Mm-hmm. Yun yung unang truck na nakita natin na nagamit ang pasaporte na bearing Alice Leal Guo. Okay. Sige po. So sa inyo pong pag-aalam sa kanyang pagbabiyahe, wala kayong kumpirmasyon na between July 17 hanggang August 18
na siya'y bumalik ng Pilipinas para magpanotaryo? Wala kaming nakitang ganong mga hit sa ating immigration record. So we could not really, kaya medyo nahihiwagaan kami dito sa testimonyo ng ginoong Attorney Galicia na di umano nagkita sila noong August 14 personally. At nag-subscribe sa kanya, counter affidavit, itong si Alice Guo. So wala ho kami kasing record talaga na naglabas-masok siya during those dates. Opo, ano ang posibilidad rito na hindi totoo na humarap talaga kay Attorney Galicia si Alice Guo? Alam niyo ho, pinagdidiinan talaga ni Attorney Galicia sa harap mismo ng mga opisyal ng DOJ nung nakaraang linggo. Mm-hmm. At talagang humarap sa kanya. No? So, as far as his recollection is concerned, 100% siyang assured doon. Kaya lang, as far as the immigration records and the testimonies of our immigration counterpart from other countries are concerned, 100% din po na lumabas siya ng Pilipinas. Kaya talaga, hindi kita masagot definitely, Manong Kabayan, kung ano talaga ang tunay na nangyari. So everything is still up in the air. Inaalam okay. po pa rin po, inaalam pa po ng ating mga ahensya kung paano ba talaga ito. Opo, pero Sir Winston, kasi dalawa ang law firm na may hawak, no? Dito po kay so far ang alam natin, no? Dalawang law firm ito. Yung isa Abasado at itong isa kay Attorney Stephen David, no? Dalawang David, law firm. Yes, sir. Opo, yung parehong law firm na 'yan, may notarial services ang ibang mga abogado nila. So, kami po'y natanong nga din na at kay Attorney David na bakit hindi ginamit itong mga law firm na siya ho namang kumakatawan kay Alice sa hukuman, even in the Senate, and then pupunta ka sa isang abogado sa San Jose del Monte, Bulacan. Di po ba? So, doon po sa aspetong yun, ano, meron ba ho kayong balita na baka naman siya'y nasa Central Luzon lang kasi Bulacan is Central Luzon? At this point talaga, Manong Ted, kami ay naninindigan dun sa aming paniniwala based on the testimonies ng ating mga foreign counterparts na wala na siya sa Pilipinas ngayon. Okay. No, during those inclusive period, wala na siya rito. Nagpaikot-ikot lang siya dito sa tatlong bansa ng Indonesia, Malaysia at saka Singapore. So nagpaikot-ikot lang siya diyan. Kaya hindi namin matanggap ngayon ang testimonya, yung sinasabi ni Attorney Galicia na humarap sa kanya. There are many possibilities eh. But we stand by the statement given by our foreign counterparts okay. na talagang dumaan sa kanila. Opa. Ito si Alice Guo. So it's really a subject of investigation pa hanggang sa ngayon. Up until last night nga, may mga kausap tayong mga foreign counterparts natin. They still subscribe to their statement na nandun na sa kanila eh. Dumaan na sa kanila opo, talaga. Opo. O, kasi nga naman, parang naman napaka-convenient, di ba? Nga manggagaling ka ng Singapore, pupunta ako ng, kumbaga, ang pupuntahan ko resort, pagtawid mo kasi ng Indonesia, Bintan Lagoon yan eh. Yung resort dyan na pinakamalapit eh. Yes. Dito muna ako matutulog, relax muna ako dito, inom muna ako ng juice, bukas makalawa, lipad ako ng Manila, lipad ako ng Pilipinas, panotaryo ako, alis ako ulit. Parang napaka-convenient naman yata. Medyo naintindihan ko po yung punto ninyo, Manong Ted, pero talagang kami hanggang sa ngayon panay ang paikipag-ugnayan namin sa ating mga foreign counterparts okay. and hanggang kagabi nung nag-uusap-usap kami same pa din kagabi ay yung mga contacts natin sa Indonesia ang kausap natin. They still, ang sinabi talaga, yeah, he's here, he was here, and so on and so forth. Apo. Kaya po ang action natin ngayon, Manong Ted, Manong Kabayan, ang gagawin po natin is
mag-apply ho tayo ng tinatawag na blue notice. Okay. Dito sa Interpol. Yung blue notice is para matulungan tayo ng Indonesian police to be able to locate and pinpoint her whereabouts. Mm. Yung exact na whereabouts po niya. Kumbaga eh, susundan-sundan po siya kung nasaan po siya within that particular territory. Mm. Pangalawa is sinimulan na po natin yung triggering mechanism para makansela yung kanyang pasaporte. Pag nakansela yung kanyang pasaporte kasi, she loses the primary document that gives her the right to travel. Di ho ba? Mm. So, mas magkakaroon tayo ng mga pamamaraan para mahawakan siya. Kaya lang, first things first, yung blue notice po muna. At ma-pinpoint ng Indonesian authorities ang exact location niya, which was as of yesterday hindi siya nakita, hindi siya nabigyan ng hindi kami nabigyan ng physical confirmation na nakita siya kahapon. The previous days nakita siya. Opo. Yesterday hindi po siya nakita. Okay, sige. So siguro whichever comes first, no? Kasi kung maglabas po ng arrest warrant ang hukuman na may hawak sa kanyang qualified human trafficking, pwede na siya ma-red notice. Yes, yes. Yung kaya inaantay po natin ngayon yung resolution sa Department of Justice base doon sa testimony, ay base doon sa mga affidavits na sinumite. Mm-hmm. Kaya lang, isang issue natin ngayon dyan, Manong Ted, tatanggapin ba nung panel of prosecutors yung counter affidavits na di umano sinubscribe niya noong August 14 kasi that is now put into suspicion. Di ho ba? Kung talaga nagkaroon siya ng physical appearance doon sa harap ni Attorney Galicia. So, nagiging masalimot na nga po talaga ito. So, we're just hoping na magkaroon ng resolution soon. Okay, pero kapag naunan po naman yung passport cancellation, kahit papaano, meron na pong ground yung mga operatives sa abroad na siya imbitahan kasi nga hihingian siya ng travel document, wala na siyang passport kasi canceled na. Yes, sir. Yes, sir. Tama okay. Yan, Manong. Tama and, yan. And so, she can be deported. And she can be deported. There are three things na pwedeng mangyari po dyan, siyempre. Mm-hmm. Sa Indonesia, I am not personally privy kung meron tayong extradition treaty sa kanila. Di ho ba? Mm-hmm. Ngayon, pangalawa is with regards to deportation, we'll have to take a look at their immigration laws. Mm-hmm. Kasi kung dito sa Pilipinas po yan, automatic absence of the passport, he can be deported. Mm-hmm. Eh, pwede naman po niyang i-argue din that she entered Indonesia legally. Mm-hmm. She had a legal passport during the time of entry. Okay. So she can argue her way out of that. Pero okay. Tingnan na lang natin. Apo, tingnan natin po. Yung susunod na kabanata, Manong Ted. Sige po. Pero ano hong sinasabi niyo na may mga additional cases na isasampa labang kay Alice Goh? Actually, yes. Before all of this happened, nandun na po kami sa punto na inihahanda namin yung mga documentary evidence in relation doon sa filing, possible filing ng money laundering case sa kanya. Mm-hmm. At saka doon sa iba pang kaanib kasama niya doon sa member sa organisasyon ng Baupo, sa korporasyon ng Baupo. Mm-hmm. So that's still on track. On track pa rin po kami dyan. Siguro in the next few days or week, ilalabas na po namin, isasampa na namin yung asunto na yon for money laundering against her and their co-conspirators. Okay. So yun lang po yun so far? So far, yun lang po. Kasi naisampa na yung qualified trafficking in person, nasampa na yung tax evasion, yung sa ombudsman, na-dismiss na rin po siya. But of course, administrative pa lamang yung doon sa ombudsman, yung dismissal. No? So, meron din hong iba pang panaragutan yon with regards to possible violations ng anti-graft at saka yung violations ng code of conduct ng government officers. So, kami naman, on our part, dalawa lang yung aming sinasampa, yung qualified trafficking na isampa na, pangalawa, yung money laundering na sometime soon. Okay, sige po. Ito pong si Attorney Galicia, ano ho ang kanyang mga posibleng harapin na reklamo from the state, no? From PAOK and other agencies, kung sakasakali po na hindi totoo itong appearance sa kanya personally ni Alice Goh? Malaki ho talagang pananagutan niya kasi
maliwanag sa kautusan ng Supreme Court na kapag ikaw ay merong pinoprovide ng mga notarial services, ikinakailangan mag-appear, mag-subscribe sa iyo personally yung taong nagbibigay na ang kumukuha ng iyong notarial services. Hindi ko pwede yung non-appearance na tinatawag. Kaya nga kami nananawagan sa ating mga kaibigan sa Supreme Court, kung maaari tingnan nila itong mga notarial services kung saan-saan dito sa Metro Manila at sa Central Luzon, Calabarzon, na yung mga abogado ay wala doon. Pero ang nandoon lamang ay yung kanilang mga secretaries, no? Na pumipirma on behalf of the notary public. So, pag nagkataong mapatunayan natin, we will go after him, we will run after him to the full extent of the law. So, the possible po yan, madidisbar po yan kung magtataon. Opo. Sige, ito bang sila bantag, sakop din po ng PAOK itong paghahanap sa kanya? Hindi ho. Well, technically, lahat naman po na may kinalaman sa organized crime ay trabaho po ng PAOK. Kaya lang yung paghahanap po sa mga fugitive katulad kay Pastor Kibuloy at saka kay General Bantag, yan ho ay nasa jurisdiction ng ibang mga law enforcement agencies na ngayon. Wala ho kaming first touch na tinatawag dyan sa mga kasong yan. Okay. Nataon lang po talaga na ang PAOK po kasi ang naging one of the lead agencies dito po sa POGO issue kung saan nga involved itong si Alice Guo. Kaya po kayo ganyan din kalawak ang ganyang papel sa isyong ito. O sige, so ito sinasabi ni Presidente na heads will roll at may announcement. May balita ka ba doon? Saan to? Sa totoo lamang po, yung public pronouncement ng Presidente, talaga hong we're following through with that. In fact, magkakaroon ng mga pagpupulong itong susunod na mga araw kasi sabi nga ho namin sa komisyon, sabi rin ng aming chairman at saka ng Undersecretary Gilbert Cruz, chairman namin is Executive Secretary, kinakailangan ho magkaroon ng matusing investigasyon dito, Manong, kasi ito ho isang sampal hindi lamang sa mga tao ng gobyerno nagkatrabaho ng maayos, kundi sampal ho ito sa sambayan ng Pilipino sapagkat nakita naman natin yung alegasyon na sinasampa namin labang kay Alice Guo, ito ay pambababoy sa ating pagkatao bilang Pilipino sapagkat hindi siya Pilipino, siya isang China, pero biglang naging alkalde ng isang bayan, nagsagawa pa ng maraming krimen, di ho ba, sa ngalan ng kanyang criminal organization, so tutuloy-tuloy po ito. Gaya nga ng usapan namin ng nakaraang mga araw, yung investigasyon dapat magsimula sa amin mismo na tumututok dito sa kasong ito, then palabas. Kasi imposibleng makakalabas siya ng Pilipinas na walang tumulong na taong gobyerno. Okay. At hindi lang basta taong gobyerno. Matataas na mga taong gobyerno po ito. Naku, naputol kung kailan attorney, naman na kapanapanabit na yung mga sinasabi ni Sir Winston. Hindi lang daw basta taong gobyerno, matataas na taong gobyerno raw ang posibleng tumulong kay Alice. Salamatan natin si Sir Winston, no? Opo, dito sa ibinigay niyang panahon para natin maintindihan lang po ang ginagawang ano ho ito, no? As in, sabi nga niya, kumakain to ng malaking resources ng gobyerno. Yes, sadly. Opo, kasi nga ngayon, lalong magbibigay ng resources nga kasi nakakahiya. Kaya ho, humantong na po ito sa statement ng Presidente. Sige po, panghuli na lang. Kaninyo, in parting, binabanggit nyo, Sir Winston, hindi lang mga pangkaraniwang taong gobyerno. Kaninyo? Opo, imposible ho ito na mga lower mammal ang gagawa ho sa ganitong problema. Kasi yung intrigue kasi nung pagtakas niya sa Pilipinas. Bear in mind, Manong Ted, wala hong immigration record. Kinek namin, wala rin pangalan niya sa kahit saang commercial flight or commercial... chartered flight. Yes, charter. Wala kami makita eh. So... paano nangyari yon? Bakit nabura bigla yung record, di ho ba? So, ang logical na conclusion niyan is hindi bastang ordinaryong tao sa gobyerno ang tumulong sa kanya para makatakas dito sa Pilipinas. So, we'll have to follow the lead.
the paper trail. Mm-hmm. Kasi napakahirap po. Tatapatin ho namin kayo, Manong Ted. Nagkaroon kami ng initial na report ng sighting sa kanya noong July 14. Pero noong aktual na namin pupuntahan yung sighting, mm-hmm. Bigla hong nawala. Bigla naglaho ng parang bula. So, may mga tumutulong po talaga sa kanya, hindi lang mga pribadong mga tao. So, may mga tumutulong dito na kinakailangan nating hubaran ng maskara kung sino mga ito. Sige po. Abangan din po namin mismo, no? Ang sinasabi po ng presidente na ito na nga po, ano, at siya ho yata mismo ang magsasabi nito sa bayan, no? Itong binabanggit niya na full-scale investigation and then, yung klaro ho na heads will roll. Opo, sabi ni President. Yes, sir. Yes, okay. Sir. Sige, sir. Damong salamat, sir, ha? Madamong salamat, kabayan. Madamong mano. Opo, opo. Thank you very much po. Si Winston Casio po, spokesperson ng PAOK. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.